sa 50 taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, oras po sa Hudyat, ganap na po ang isang minuto makalipas ang ikawalo ng gabi dito po sa Radyo Veritas. Ngayon po ay Biyernes, 22 ng Marso, 2019. Ang oras ay inihatid sa inyo ng PCSO. Narito ang Veritas News Alert Nation. Oras na makapagpahinga ang kalikasan. Ito ang paanyaya ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa lahat ng mamamayan para makiisa at makilahok sa Earth Hour 2019. Hinikayat ni Cardinal Tagle ang lahat na bigyan ng pagkakataon ang kalikasan na makapagpahinga upang tumagal ang buhay at sumagana ang buhay ng bawat tao. Ang Earth Hour ay isang taunang pakikiisa para sa pagpatay ng ilang mga kagabitan na di kuryente na unang isinagawa sa Sydney, Australia noong 2007 at inilunsad sa Pilipinas taong 2008. Sa taong 2018, umabot sa 188 mga bansa ang nakiisa sa Earth Hour at mahigit 17,900 mga institusyon at establisimiento kabilang na ang mga simbahan. Naunang nanawagan si Cardinal Tagle ng Dasala para ipagkaloob ng Panginoon ang ulan dahil sa krisis ng tubig, dulot ng El Niño phenomenon, climate change at kawalang pagpapahalaga ng mga tao sa kalikasan kapalit ng modernisasyon. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako ang inyong kapanalig, Norman Dikia. Sumayin niyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Daughters of St. Paul, Pauline's Media Center, located at number 2655 FB Harrison Street, Pasay City. Call 831-6430. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Isang mapagpala at masayang gabi po sa ating lahat, mga kapanalig. Dito po sa Radyo Veritas 846, ito po ang inyong lingkod, Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, para po sa ating programang Sambuhay Interactive. Biyernes na naman po ng gabi, kagaya ng dati, magkakasama-sama po tayo, pati po ang mga kasama natin sa remote para po sa isa na namang masayang Parish Bible Encounter. Ang ating pong programa ay hatid sa inyo ng Society of St. Paul, katuwang ang St. Paul, St. Paul's Audiovisuals at St. Paul Bible Ministry. Bilang pagsimula sa ating pong programa, tayo po muna ay mag-alay ng panalangin. At ang panalangin po natin, kagaya ng dati, ay hahanguin natin sa unang pagbasa na ipinroklama sa mga misa ngayong araw. Pagbasa mula sa unang aklat ng Henesis, Kabanata 37, Talata 3 hanggang 13. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sabi ni Israel, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapa na ginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihin sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben,
at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, wag natin patayin. Wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Panginoon ng awa, katotohanan at buhay, lubos kaming naniniwala sa iyong kapangyarihan na mapalaya kami mula sa aming mga kasalanan. Ipinapanalangin namin ang mga kapatid naming biktima ng human trafficking, illegal drugs, dulot ng kahirapan. Puspusin mo nawa sila ng iyong awa upang mahilom ang kanilang mga sugat. Bigyan mo rin nawa sila ng kaliwanagan, lalo na ang mga nangaabuso sa kanilang dignidad at karapatang pantao upang sila'y magbalik loob at tahakin ang landas ng tunay na pagbabago. Amen. Muli po mga kapatid, ito si Father Paul Marquez at ngayon pong Biyernes na ito ay makakasama namin kayo sa isang oras sa ating Sambuhay Interactive Bible Encounter at sa ating mga kapanalig na papauwi pa lamang sa kanilang mga bahay o yung mga naghahaponan na, kami po hindi pa naghahaponan pero susunod na kami sa inyo, mauna na kayo, no? Ngayon po ay dadako na tayo sa ating mga kasama sa remote dyan po sa St. Joseph Parish, Kagalangin, Tondo, Manila. Kasama po natin kagaya ng dati sina Father Pawas Prayer at Father Albert Garong at mga kasama. Father Pau, Father Albert. Isang masayang gabi, mga kapanalig, mga kasambuhay. Ako po si Father Angelo Paolo Spear ng Society of St. Paul. At ako naman po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul. Isa po magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Andito po kami ngayon sa St. Joseph Parish, dito sa Gagalangin, Tondo, para sa inaabangang Sambuhay Parish Bible Encounter. Siyempre, bago ang lahat, konting trivia muna tungkol sa ating feature parish natin sa gabing ito. Para po sa kaalaman ng lahat, ang lugar na ito ng Tondo na kung tawagin ay Gagalangin, ay wikang Tagalog na nangahulugang tumanggap ng respeto. Ito'y marahil sa ilang respetadong tao ng ilan sa mga anak na lamang nila ang ating nakilala, ang naninirahan dito. Isa na dito ang hari ng komedyang Pilipino na si Dolphy. At ilan po sa mga award-winning stars na sina Perla Bautista, Tony Santos, Rocky Belmonte, at Gina Pareño. Kilala mo ba sila, partner? Talagang star-studded pala dito. Yung mga magunag natin, talagang kilala kita sila. Mga taong kilala rin sa larangan ng sining na sina Pitoy Moreno, Renato Constantino, Atang De La Rama, Armando Hernandez, Rolando Tino, Chodora Agoncillo, at Vicente Del Fierro. Itinatag noong December 15, 1905 ang kilalang parokya sa Gagalangin sa ilalim ng titulo ni San Jose at itinuturing na pinakamatandang parokya dito sa Vicariate ng Espiritu Santo dito sa Archdiocese of Manila. Tama yan, Father Pao. At mula 1906 hanggang 1932, patuloy na umunlad ang pananampalataya at debosyon sa patrong San Jose de Gagalangin.
Ang mga karating pook nito kasama ng Isla de Balut ay kasama din sa pagpapalalim ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagkakatatag ng iba't ibang samahan sa simbahan. Sa pamumuno ni Father Alfredo Guerrero na ipagawa ang katangi-tangi ng mga stained glass windows na naglalarawan ng 7 hapis at 7 tuwa ng poong San Jose. Noong December 18, 2005, ipinagdiwang ng parokya ang 100th pagkakatatag nito. Inilagay at binasbasan ito ni Most Reverend Gaudencio Cardinal Rosales na ngayon emerito ng Archdiocese of Manila, ang palatandaang pangkasaysayan sa parokya. At noong March 27, 2018, itinalaga ni Luis Antonio Cardinal Tagle si Father Joselino Joey Tuazon bilang kura paroko ng San Jose de Gagalangin. Siya pa rin ang kura hanggang sa kasalukuyan. At syempre, partner, hindi pwedeng nandito tayo sa parish nang hindi natin makikilala ang kura paroko. Kaya ating tawagin, walang iba, ang parish priest ng St. Joseph Parish Gagalangin Tondo na si Father Joselino Joey Tuazon. Okay. Magandang gabi, Father Joey. Kamusta po kayo at ang inyong parokya? Diba just recently, pinagdiwang kapistahan ni San Jose? Okay naman, Father. Pero before that, I just would like to greet muna yung ating mga kasama ngayong gabi, ang ating mga kapanalig. Welcome po dito sa St. Joseph Parish. At welcome, Father Pao, Father Albert, at sa ating station kay Father Paul Marquez. Yes, nagdiwang kami noong 19. And we have two celebrations of the fiesta. One is liturgical, which is we call La Muerte, no? Yung March 19, natapos na natin. At sa pista ng bayan na darating sa Mayo 19, ay amin naman yung pagdiriwang ang pista ng bayan. St. Joseph din. Napakasaya sa parish ito. Dalawa ang piyesta. Dalawa yes, ang it's handaan. A double celebration. Yes. Oh, okay. Father, kamusta naman po yung inyong mga Bible apostolate dito po sa parish natin? Okay. Bago ko sagutin to, gusto ko munang tawagin ang aming PPC chair. Ano? Oh, yes. Sister Lita Lagasca. Yes. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapanalig at sambuhay. Welcome to our parish, ang St. Joseph Parish, Gagalangin, Tondo, Manila. Okay, salamat, tita. Tatawagin ko rin yung, bago ko sagutin to, sa aming Parish Bible Apostolate, si Sister Alice Castro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa St. Joseph Parish. Thank you so much. Ito na, Father. We have a Bible program dito sa parokya, which is directly under ng ARCAM MBA o Manila Bible Apostolate, no? Ministry of Bible Apostolate sa pamumuno ni Father Rory Garcia at ang nagtuturo dito sa amin ay si Sister Lacey Navarro. We had already 3 sessions or courses, no? Yung una, yung Bible study program, tinatawag na 4 Bible courses, the history of salvation, life in the Holy Spirit, to pray evangelizing and evangelize with the sacraments. Tapos ngayon, natatapos na rin namin ang Bible course 2, ang apologetics, ito ay noong Enero. At katatapos lang din namin ang Bible course 3, na the Bible history of the chosen people, composition of the sacred book, biblical canon, one and only church. At sa ngayon, sinasagawa namin ang didactic training for future formators. Ito yung paghahanda namin sa aming pagbabasa sa mga barangay, lalo na next year ay gagawin na namin muli ang ikalawang yugto ng Dalaw San Jose, wherein lahat kami ay bababasa sa mga barangay, 35 barangays, at magkakaroon ng mga magtuturo doon. At ito na yung paghahanda rin para sa pagbubuhay muli ng basic ecclesial communities ng aming parokya. Okay, napaka-dynamic, napaka-komprehensibo yung programa ng parokya ukol sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maraming salamat, Father Joey. Maraming salamat. Maraming salamat po. At sa aming pagbabalik, matutunghayan na natin ang tagisan ng kaalaman ng mga parokya ng St. Joseph Parish Gagalangin tungkol sa Biblia. Mamaya po yan, dito po sa Sambuhay Parish Bible Encounter. Dahil po ngayon ay panahon ng Kwaresma, sa ating pong pagbabalik, tatalakayin natin ang tungkol sa isang tradisyong ating ginagawa, ang Way of the Cross.
Samantala, isa pong paalala sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Sa atin na yung Kwaresma ang daan ng krus. Ikalabing isang istasyon, si Maria sa paanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinupuri o Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Ang huling handog ni Jesus na naghihingalo. Ibinigay niya sa atin si Maria bilang ating ina. May natatanging pagkalinga sa bawat tao si Mariang ating ina. Pinili ni Jesus si Maria na maging ina niya. At niloob niyang ibigay sa atin ang sarili niyang ina. Ang pinagpalang nilikha, walang bahid dungis at dirhin. Si Maria, ang ating ina, tinutulungan niya tayo sa buhay na ito. Tinutulungan niya tayo lalo na sa oras ng kamatayan. At hinihintay niya tayo sa paraiso. Ang daan ng krus. Sweepstakes partner tayo. Gadget din ng makakas. Cash ng swerte. At bagong small town lottery. Kaginhawahan kinabukasan. Lahat ng nilimiti makakamtan sa PCSO. Mero unong kape, numero unong kape. Mixed and herbal coffee. Pagod na pagod, pag ako'y nakamixed in coffee, talagang grabe ang energy. Talaga makakatulog ka na lang mahimik. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee. Lalong na-improve po yung ano ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa Mercury Drug, The Generic Pharmacy, Pharmacia ni Doc, Ross Pharmacy, at Doc Alternativo Center. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Masakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Babalik po kami sa ating programang Sambuhay Interactive dito po sa Radyo Veritas 846. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. Happy weekend po sa ating lahat na kasama naman natin, kasalo natin sa ating programa. At ngayon po bilang panahon pa rin ng Kwaresma ay patuloy nating pag-uusapan ang iba't ibang traditional practices at ngayon pong Biyernes na ito ang atin pong tatalakayin ay tungkol sa Way of the Cross, no? Stations of the Cross na karaniwang ginagawa kapag araw ng Biyernes, kapag ang ulam ay karaniwang munggo. Hello to Bishop Milo Vergara na nanonood sa kanyang cellphone, Facebook, no? Hello, Bishop Milo, at sa ating mga kapanalig all over the world. Kanina po ay nariyan ako sa amin sa Our Lady, St. Mary Magdalene Parish sa Kawit, Cavite, kung celebrated mass ang nangmuno po sa celebration 6:30 a.m. Napakaaga. Ay walang iba kung hindi si retired Bishop
Pedro Arrigo, mga pari po ng natagakawit Cavite ang mga kasama kong lahat. Kasi ngayon pong araw na ito ay pinagdiriwang ng ating bansa ang ika-150 birthday ni President Emilio Aguinaldo. Yan po ang aming kababayan na ipinagmamalaki. Ito po ang ating Way of the Cross. Pag-usapan natin, alam naman ninyo, merong tinatawag na old version, new version. Punta na tayo sa new version. Ano? Yung old kasi, kung natatandaan ninyo, nagsisimula yan sa nadapa agad si Jesus, no? Natumba agad, no? The first fall. Samantala ngayon po, inayos ang pagkakasalansan ng mga pangyayari tungkol sa buhay ni Jesus at nilagay sa tamang pagkakasunod-sunod. Ito pong Way of the Cross ay tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Jesus, mga huling pangyayari bago niya ibigay ang kanyang buhay sa krus hanggang sa siya ay muling mabuhay. Yan. Humahantong yan sa resurrection. Pero nagsisimula po yan, first station, sa Eucharist. Yung ginagawa nating pagdiriwang ng banal na misa. When Jesus broke bread together with His apostles at the Cenacle, on the Last Supper, ay yun po ang una. Yun ang pinakasimula. No? Ito pong Way of the Cross, labing apat na lahat yan. Tatandaan ninyo sa Bible, kapag sinabing 7, it is the perfect number. No? E pag sinabing 14, double perfect. Ang tawag po dyan sa Latin ay Via Crucis. Hindi ko alam kung Latin o Kastila ba ito? Latin, oo. Kasi may mga kasama tayong ano dito eh, Spaniards, no? Dito po sa booth, no? Ito po ay mayroong rhythmic prayers na inuulit-ulit 14 times. At sa bawat paghinto, mayroong mga meditations o pagninilay na binabasa kung saan pwede nating imaginin ang bawat eksena ng pagpapakasakit ni Jesus habang pinapakinggan natin ang mga pagbasa mula sa Biblia. Sa pamamagitan po nito, itong Bible reading, itong meditations, itong prayer, natutulungan po natin ang bawat nakikiisa sa Way of the Cross o Via Crucis na magnilay tungkol sa pagpapakasakit ni Jesus. No? Kapag pumapasok po tayo ng isang simbahan, makikita po natin yung 12 larawan na nakapalibot sa loob, 14, no, na larawan na nakapalibot sa simbahan. Siguro may tatanong nyo bago paano ba nagsimula ang practice na ito ng mga Katoliko, ito pong pagdarasal ng Way of the Cross. Ito na ang history. Ayon sa research, ayon sa research ng staff ng Sabuhay Interactive, meron noong pong panahon ni Emperor Constantine o Constantine, noong naging official state religion ang pagiging Kristiyano, noong year 335. Memorize ko yan kasi yan ang door na number ng aming bahay. No? Naging visible para sa lahat itong Way of the Cross. Nagpatayo po ng mga simbahan all over the Roman Empire at kasama na nga dito ang mga simbahang pinitayo sa mga lugar kung saan mismo dumaan si Jesus bago siya ipako sa krus. No? Halimbawa po dito ay ang simbahan na kung tawagin ay Crucifixion at ang Holy Sepulcher na makikita po natin sa Jerusalem. Isa pong Dominican theologian mula sa Zurich, Germany na ang pangalan niya ay Felix Fabri, Dominican theologian. Ang siyang kauna-unahang nagsulat ng Via Crucis. Tandaan ninyo ito.
baka lumabas sa question, no? Ayon sa kanya, nagsimula ang practice na ito ng gawing stational liturgy ng mga unang Katoliko ang mga holy places, kung saan nga pinaniniwala ang naglakad si Jesus mula doon sa Last Supper hanggang Golgotha. At mula po sa isang diary ng isang madre, masipag magsulat si sister ng diary niya, 4th century Spanish nun, na ang pangalan ay si Sister Egeria. Ewan ko kung merong baby na binibinyagan pa na ganyang pangalan. Egeria. Ano mo kahulugan yung Spanish ba yan? No. Wala. Sasama natin yan sa research next time. No? Siya ang nag-describe sa kanyang diary kung paano ginagawa ito ng mga unang Katoliko, itong Way of the Cross. No? Doon nga sa bawat station, nagdadasal daw, binabasa ang gospel passage at saka psalms. Mga salmo pa lang yung unang binabasa noon na may kaugnayan sa passion, death, and resurrection of Jesus Christ. Yan. Sa ganyan po nagsimula yung unang pagdiriwang ng Station of the Cross. Stational liturgy kung tawagin. No? Sa pamamagitan ng Station of the Cross. No? So, ito po, ayon kay St. Jerome naman, na tumira noon sa Jerusalem, marami daw pong mga mananampalataya from all over the world. They would come to Jerusalem and walk through the churches, placing themselves where Jesus Christ stood. Eh, ginagawa pa rin naman yun na maraming pilgrims hanggang ngayon. No? Mga simbahan na pinaniniwala ang may kaugnayan kay Jesus sa kanyang paglalakad dito sa lupa, sa kanyang pagpapakasakit, talong-lalo na doon pumupunta ang mga tao para magnilay at manalangin. Kaya po, sa mahabang panahon, naging kostumbre na po ng maraming Kristiyano ang pag-pilgrimage sa Jerusalem. Para po sa mga Katoliko, sa haba ng panahon, paiba-iba ang tawag sa stational liturgy. Tinatawag po ito kuminsan na Via Sacra, no? Kuminsan naman the stations, no? Sa ngayon po, sa puntong ito, tayo ay pupunta na sa ating remote. Bago tayo magpatuloy ay dako muna tayo sa isang paalala mula sa ating himpilang Radio Veritas. Sambuhay Interactive. Makinig. Ito ang Veritas 846 Kapanalig, ang radyo ng simbahan tungo sa 50 taon na pagpapahayag ng mabuting balita. Makinig Veritas 846. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa hudyat, ganap na pong 29 na minuto makalipas ang 8 ng gabi. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Hello mga kasambuhay, mga kapanalig. Kasama na po natin ngayon ang apat na teams mula po sa St. Joseph Parish dito sa gagalingin Tondo, na handang-handa na sa tagisan ng talino ukol sa Biblia at liturhiya ng simbahan. Pero bago yan, tayo muna mag-review ng ating rules and mechanics para sa ating contest. Makinig kayo, ha? Una, bumuo ng grupo na may 3 miyembro at sumali sa ating Parish Bible Quiz, ang 4 na grupo na napili ng parokya ang opisyal na contestant sa paligsahan. Ang ating mga tanong ngayong gabi ay mula sa mga pagbasa sa ating liturhiya mula Lunes hanggang sa darating na Linggo. Babasahin ito sa Filipino, ngunit maaari kayong sumagot in English o sa Tagalog. Ang maaaring gamitin reviewers ay ang mga produkto ng St. Paul's,
Yan po ang Sambuhay English, Sambuhay Filipino, 365 Days with the Lord at Simbahay, na gumagamit ng mga opisyal na teksto ng Biblia sa readings ng liturgy na approved ng Commission on Liturgy. At makinig paunahan sa pagpindot ng buzzer pagkatapos basahin ang tanong at sabihin naming go. Hanggang masagot ng tama ang tanong, 1 point bawat tanong at ang grupo na unang makaabot ng 3 points ang siyang mananalo. Ang dalawang host at ang ating guest Pauline na si Father Resty de la Peña, SSP, ang bumubuo ng lupon ng hurado at sila lang ang may karapatang mag-validate ng tamang sagot. Ang desisyon ng lupon ay final at irrevocable. At syempre, ang mga winners sa ating ngayong gabi, makakatanggap ng mga premyo mula sa St. Paul's at iba pang mga sponsors natin. At ang ibang mga hindi mo nanalo, meron naman pong mga consolation prizes. Kaya huwag kayong mag-alala. Okay. Yeah. I think excited na. Excited at ready na sa tagisan ng talino ang ating mga parokyano dito sa St. Joseph Parish, Gagalangin Tondo. Okay. Ngayon, kilalanin na natin, partner, ang mga kalahok. Ang mga nanggagandaan at gwapuang mga kalahok natin mula sa Team 1, Falipao. Mula sa Team 1, ang kanilang team ay tinawag nilang Matthew. Okay, the evangelist Matthew na binubuo ni Marks, ni Jackson. Hindi naman si Michael Jackson to, ha? At si Margarita. Yes, ang ating pong ikalawang team ay ang Team Mark na pinangungunahan ni Mark, ni Benedict at ni Rodolfo. At syempre, hindi patatalo ang grupo ni Luke o ng evangelist Luke na si Clarita, si Lourdes at si Aurea. Yeah, at merong Matthew, merong Mark, merong Luke, syempre merong John. Sila po si Juliet, si Loretta at si Alicia. Ayan. Dami niyong supporters ha, yung last team. Parang may okay. Mga favoritism dito ang nangyayari. Okay, so are you ready? Yes. Okay, ready na sila, partner. Huwag na natin patagalin. Okay. Unang tanong, kamay sa dibdib. True or false? True or false, sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 13, sinabi ni Jesus, ang isang talinghaga tungkol sa ubasa na hindi namumunga. Is it true or false? Oops. Okay, ang wait unang for the team. Go signal. Ay, wala pa pala. Wait go. For the go signal. Pati ako na excited, Father Pau. Okay. Ako pa naman nagbasa ng mechanics. 1, 2, 3, go. Sino ang nauna? Sino ang nauna? Yellow daw po. Yellow nauna. Ang team ng Matthew. Is it true? True or false? True or false lang po ang sagot. Ano po ang sagot ninyo? True. True! True nga ba ang sagot ni Michael Jackson? Ang tamang sagot... Ang tamang sagot ay... Mali! Mali! Mali, mali po! Pwede okay. Pong agawin! Huwag mo na! Wala pong na go! Wala pang go! Wala pang wala go! Wala pang go! Wala pang go! Go! Okay. Siyempre, ang sino? Nauna po ay red! Nag... Gusto ko pong inagulat po kayo. comment dito ha. Mamali siya. Game ngayon. Ano po kaya ang sagot? False. Shit. Talagang pinag-isipan ng malalim, Father Pau. Tama nga ba ang kanyang sagot? The false. Ito ay tama. Okay. 1 point para sa John. Alright. Please follow instructions. Hintayin ang go signal. Eto. Multiple choice, kamay sa dibdib, multiple choice, ayon sa mismong talinghaga, ilang taon nang pumupunta sa paghahanap ng bunga ng igos ang taong may-ari nito? Letter A, isa, letter B, dalawa, letter C, tatlo, o letter D, apat. Go! Okay, green daw po nauna si Ma'am Clarita ay mabilis pumindot. Letter A, isa, B, dalawa, C, tatlo, D, apat. Ano pong inyong sagot? Tatlo. C, tatlo. Tatlong taon na daw, Father Pao. At ito ay... Tama! Iba rin. Alright. Ikatlong tanong. Napakagaling, ano? Napakagaling na
St. Joseph Parish dito sa gagalingin. Okay, kamay sa dibdib, mga kapanalig. Kamay sa dibdib. True or false? True or false? Sa aklat ng libro ng Exodo, ikatlong kabanata, si Moises ay nag-aalaga ng tupa ng kanyang biyenan na si Ruel. Tama o mali? Oops! Wala excited. Pang go! Relax lang! Wala pang go! 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 Okay, red po ang nauna. Si red ang nauna. Ma'am, true or false? False. Ang false ay... Mali! Okay, pwedeng bumawi. 1, 2, 3, go! Yellow. Ano kaya ang sagot? Team kailangan Matthew. Pag-isipan. True na lang po eh. Ah, true na. Wala na choice eh. Okay. Maganda tong sagot natin ngayong gabi. Okay. At ang kanyang sagot na true ay true! Ika-apat na tanong. Kamay sa dibdib at hintayin ang go signal. Fourth question. Sa ikapitong kabanata ng aaklat ni Isaías, ang hari na sinabihan ni Isaías na humingi ng palatandaan ng tulong o biyaya ng Panginoon ay si letter A, Zedekias o Zedekias, letter B, Malakias o Malakias, C, Ahab o letter D, Akas. Wala pang go! Hintayin ang go signal, go! Blue ang nauna. Bumabawi. A, B, C, or D? D, Akaz. D, Akaz. Ang D ay... Tama! Okay, ilang parang points na? Father Pao, all one, ha? All one. Ayaw patalo. Nagbibigayan ng ata kayo. Nagbibigayan, oo. Contest po ito, ha? Okay, masaya ka na ng pagbibigayan. Yes. Number five. Fifth question po natin. True or false? Sa ika-anim na buwan, isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa bayan ng Judea na tinatawag na Nazareth o Nazareth. Is it true or false? Whoops! Go! Sinong nauna? Yellow. Ano po kaya? True or false? False. Ang kanyang false na sagot ay... Tama! Ayan! Akala ko magkakabawi na naman tayo. Okay, 2 points for the yellow team. Blue team, 1 point. And the rest, also 1 point. Ika-anim na tanong, multiple choice. Sa March 25, aba, yan ho ay sa Lunes, kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Sino ang pinakadakilang hari na ninuno ng kanyang anak? Letter A, Saulo. Letter B, David. Letter C, Solomon. O letter D, Rehoboam. Wala ba po? Hintayin mo na. Go! Meron na mga bang mananalo? Blue. Hindi pa. Sandali. Ang sagot niyo po ay? B. David. Ang kanyang sagot na B, David, ay... Tama! Aba! Napakagagaling. Talaga naman, ha? Okay. Manang-manas ang nilang kura para kung si Father Joey. Naturo. Kasi naman ang dami nilang formation program. Ayan tuloy. Oo, oh, talaga. They're reaping the fruits of their formation program. Ikapitong question. True or false? Nang ang Anghel Gabriel ay naghatid ng mabuting balita kay Maria, ibinalita rin nito na ang pinsan ni Maria na si Elizabeth ay nasa ikasyam na buwan ng nagdadalang tao. Is it true or false? Go! Meron okay. Na nga bang mananalo? Nauna daw po ang red. Talaga naman. Bigayan talaga. True no? Or false pa? True or false, ma'am? Siyempre, false. Ah, false daw. False. Ang sagot niyang false ay... Tama! Parang partner, mauubusan ata tayo dito ng question. Okay, pag naubusan po ng tanong, talent portion na po. Talent. Magkayari. Ayan. Okay. Ikawalong
Question, multiple choice. Sino sa talinghaga ng haring naniningil ng utang ang marahas na naniningil ng utang? Letter A, ang hari. Letter B, ang opisyal. Letter C, ang kapwa utusan. O letter D, ang pari sa templo. Go! Ano, green? Papagbigyan tayo yung green? Hindi. Hey, yellow daw. Oh, yellow! Ayan, may mananalo na ba ngayong gabing ito? Ma'am, A, B, C, or D? Letter C. Letter C. Siya ang naningil ng utang. Letter C, ang kapautusan. Ah, mali! Go! Pwedeng bumawi! Go! Mukhang natulog na. Okay. Ang tanong po, sino yung naningil? Sino yung naningil? Letter A, hari. B, official. Wala na yung C. D, ang hari sa, ang pari sa templo. A. Letter A daw. Letter ang naningil. A, ay! Mali! Pwede pa rin bumawi. Go! Okay, ang red. For the win. Kaya ba ang red team? Oh, sige po, ang tanong ay sino sa talinghaga ng hari naniningil ng utang ang marahas na naningil ng utang? Sino po ang marahas na naningil ng utang? Dalawa na lang pong option nyo, B at D. Okay? Ano po? Ang tanong nyo pong sagot ay? B. Sigurado po ba kayo? Sigurado ba? Pakilakas nyo po, ang sagot nyo po ay? B. Wala na talaga ilalakasan. No? Okay, ang sagot niya ay B at ito ay? Tama! Okay, meron na tayong winner. At may nanalo na po tayo. Punta po tayo dito sa harapan, mga kapatid. Okay. Punta na po sa, maraming salamat po sa mga sumali. Hali po kayo dito para kayo yung aming makilala ng mabuti. Okay. Congratulations po ang John Group ng St. Joseph Parish Dagalangin, Tondo. Okay. At yes, makakatanggap po sila ng prizes mula sa St. Paul's. Tingnan nyo na. Buksan nyo ang inyong premyo. Ano nga ba ang andyan? Yes. Opo. Okay. Bahay at lupa ba yan? Ayan, ano paipakita natin sa ating mga kasambuhay at kapanalig. Okay, a K plus word Bible diary. Yan po ay sinulat ng mga contestants ng 9th St. Paul National Bible Quiz. Mga kabataan nagsulat yan. Magagamit niyo po yan sa pang-araw-araw yes. Ng pagdarasal. Okay, so this is not only for the youth but also for the young at heart. At syempre, ang libro ng buhay ng aming founder na si yes. President James Alberione. Okay, so... O, kumusta ho kayo, Mama, Ma'am Alicia? Ano nga ba ang inyong sikreto at kayo ay talaga namang nanalo ngayon? Siyempre, bukod sa pag-aaral, ano pa ang ginawa ninyo? Madami hong dasal. Ayan, yun talaga ang sikreto. Hindi lang nag-aral, kung hindi nagdasal. Ayan. Kayo naman, Ma'am, kamusta po yung naging karanasan nyo ngayon? Ha? Ano pong naramdaman nyo? Ano po? Masaya po. Kaya lang po, minsan meron pong kama. Ayan. Normal talaga lang naman po yan. Yes, oo. Wala, hindi naman umiyak, tears of joy, hindi naman, no? Siyempre, anong mapapayo nyo sa mga kasambuhay, kapanalig natin sa next parish? Okay, anong payo nyo po, sa Ma'am kanila? Juliet. Okay. Sana po si Romeo, wala pa. Nasa bahay. Okay. Sana po mag-join din kayo. Exciting. Pero nakaka-nervyos. Yeah. Exciting okay. Talaga. Kaya dapat mag-join tayo. And speaking of, nais naming balaan tuloy. Para nagbabanta. No? Oh. Nais naming sabihin na paanyayahan ng ating next, ang mga tao dun sa ating next parish, ang Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament, Manila. Maghanda na kayo dahil sa inyo kami susunod na pupunta. Okay, so congratulations po muli. The John Group of St. Joseph Parish dito sa Gagalangin, Tondo. Magbabalik po ang Sambuhay Parish Bible Encounter pagkatapos ng ilang paalaala. Sambuhay Interactive. Makinig. Bumihigat ang pasanin sa paligid o damdamin. Idaan sa gaan. Idalite Herbal Tea na yan.
narito na! Guyamax! Guyamax! May guyabano! Guyamax! May mangosteen! Guyamax! May turmeric at vitamin C! Guyamax! Nasa mercury na! 12 pesos lang SRP! Mahalagang paalala, ang Guyamax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kapanalig, si Pasig Bishop Milo Hubert Vergara para sa Pass to Feed program ng Hapag-asa. Marami na po kaming naging mga recipients na mga malnourished children, no? At alam natin na ito po ay nakatulong po lalo na sa rural areas. Ito po ay isang ongoing program. Ang challenge of stewardship ay hindi makita adlang ang pagbibigay na alaga, hindi makita ito ay tugon sa malaking biyaya na kapag tinugunan ang pangangailangan ng mga bata sa kanyang physical na pangangailangan, susunod ang isip, ang pakiramdam, ang puso, at pagdala. Suportahan ang Fast to Feed program. Isang paalala mula sa Pag-asa Feeding Program ng Assisi Development Foundation at Veritas 846. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Congratulations sa ating winner sa St. Joseph Parish, Gagalangin, Tondo, Manila. Patuloy po tayo sa ating programang Sambuhay Interactive dito po sa Radio Veritas. Ito po si Father Paul Marquez. Ang ating pong winner ay ang grupo ng John sa St. Joseph Parish. Salamat din po sa kanilang parish priest na walang iba kundi si Father Josalino Joey Tuazon. Thank you very much sa inyong mainit na pagtanggap at sa pagpapakain sa aming mga kasama mamaya konti kahit hindi kami kasali. Feel na din namin ang inyong warm welcome. Ngayon po ay babanggitin namin sa inyo ang ating mga winners sa ating contest last week, March 15. Tatlo po ang nakakuha ng ating tamang sagot. Sila po ang unang texters na nakakuha ng right answers. Ang last week question po ay sa talinhaga ng ubasan sa Mateo 21, sino ang huling ipinadala ng may-ari ng ubasan para kubrahin ang kanyang bahagi sa ani? Ang tama pong sagot ay dandararan, walang iba kung hindi ang kanyang anak. Ayon sa Matthew 21 verse 37, mabuting balita ngayon pong araw na ito, March 22, ang kanyang anak. Ayon sa Gospel for Today. Ito na po ang tatlong lucky winners. Number one, mula po sa Malolos, Bulacan, si Arlene Katanghal. Clap, 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 clap. Congratulations, Arlene. Pangalawa po ay si Jaime Serrano ng Kamuning, Quezon City. Congratulations. At ang pangatlo po ay si Arnold Galang. Mula pa po sa Apalit, Pampanga. Congratulations! At para po sa ating mga winners, wala pa po noong first... hintayin na lamang po ninyo ang ating instructions. Huwag po kayong sisiraan ng loob sapagkat parating na po ang inyong mga premyo. Okay, mga kapanalig, pwede po kayong mag-text sa ating himpilan 0918-837-4827 o kaya po ay 0918-VERITAS 0918-837-4827 para po sa inyong mga prayer requests or kung gusto lamang po ninyong may bumate o para gusto po ninyong sumali sa ating patuloy na Sambuhay Interactive Contest. Meron po tayong tanong for tonight. Sa Marcos 12, sino ang nagtanong kay Jesus ng ganito? Ano ang una sa lahat ng mga utos? Ulitin ko po ang tanong. Sa Marcos 12 o Marcos 12, Mark 12, sino ang nagtanong kay Jesus ng ganito? Ano ang una sa lahat
ng mga utos. Yan. Yan po ang tanong para sa ating mga listeners, mga kapanalig. Sana po mag-text kayo dito sa ating himpilan at ililista namin ang inyong mga pangalan at kukontakin namin kayo para sa premyo. Dahil dyan, balik po tayo sa ating mga kapanalig kasambuhay. Interactive, sina Father Pawas Prayer at Father Albert Sarong. Yes, Father Bell, nagbabalik po tayo dito ngayon sa St. Joseph Parish, Gaglalangin Toto. At meron po ditong parokyano na gusto matanong sa inyo. Okay, pakilala po muna ang anong organization, ma'am. Good evening po. I'm Alicia Socorro Castro. Ang hinahandle ko po is Ministry on Education and Biblical Apostolate Coordinator po. Ang katabi ko naman po, ma'am, pakilala po tayo. Ako po si Maria Teresa Zegyalem under Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila. Katekista po. So ano kaya ang mga katanungan ninyo para kay Father Paul na nasa studio ngayon sa Radio Veritas? Good evening po, Father Paul. Opo. Ang question ko po, Jesus in the way of the cross is an expression of grace. So I'm just wondering po, is there true love without sacrifice? Oo nga, ano po? May hugot. Oo, grabe. Medyo malalim, ano? You are wondering. Okay. I am okay, also Father wondering Paul. The wonder of you. Hindi po. Salamat sa inyong magandang katanungan. Alam naman ninyo kapag ang tao ay nagmamahal, palaging merong sacrifice, no? Kagaya ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, hindi po pwedeng sabihin mahal kita ganun lang. Siyempre, kinakalimutan mo yung sarili mo. Dapat sana yung panahon mo, sa'yo na lang. Pero, ibibigay mo yan sa iyong anak. Siguro, naranasan mo na yan kung kayo po ba may anak na? Or, yes po. Meron po, oo. So, siguro, no, sa inyong pagmamahal sa inyong anak, ay marami na rin kayong isinakripisyong bagay sa buhay. No po? Oh. Siguro, lahat naman tayo, kahit walang anak, sa ating mga pagmamahal sa kapwa-tao, kahit na kuminsan nakakairita yung isang tao, pero ay dahil pinili mo na magmahal, eh palalampasin mo na lang. No? Sacrifice. Di ba? So, kasama po ang sacrifice sa pagmamahal. Sister Alicia. Okay, so it's okay. A loving sacrifice and sacrificial love. Oo okay. Naman. Yes. Hindi tunay kung walang sacrifice. All right. Yes. Okay, ma'am, okay. Ano naman ma'am. Po yung hugot din ba to, ma'am? Okay, ano po yung tanong niyo? Ano pong pangalan uli? Maria Teresa Gyalem po. Aha. Good evening po, Maria Teresa. Good evening po, Father. Apo. Ang tanong ko po ay, may kabuluhan po ba yung tatlong pagkadapa ni Jesus nung pasan-pasan niya ang krus? Meron po. Paalala sa atin niya na sa paglalakbay natin sa buhay na ito, hindi po tayo nadadapa minsan lang. Yan ay maraming pagkakataon. No? Pero ang Panginoon hindi naman nagkukulang sa pagtulong niya sa atin. I'm sure nadama ni Jesus yung pagtulong ng Ama. No? Na pagkatapos madapa, tayo ay palaging babangon, magsisimulang uli. Bangon lang, bangon, bangon, bangon. Yan po. Okay. Thank you po, Mama. Yes, ang lalalim ng hugot. May third question pa, no? Ano po kaya ang mauukat natin? Kakatawa naman, no? Interactive okay. Talaga tayo. So, maraming salamat sa parish ng St. Joseph Parish dito sa Gaglalangin Tondo sa kanilang very warm welcome. Siyempre, pinapamunahan ng kanilang parish si Father Joey Tuazon. Yan. Maraming salamat. At palakpakan yung mga sarili. Napakataas ang inyong energy. Yes.
Talaga all naman. Right. Yes, ang ating susunod na parish ay ang Archdiocese Shrine of the Blessed Sacrament. Diyan naman po sa Santa Cruz, Manila. Okay, so mga kapanalig, mga kasabuhay sa Archdiocese Shrine of the Blessed Sacrament, Santa Cruz, Manila. Aba, maghanda na kayo. Okay, next week, makikita-kita tayo. Kaya po, ako po si Father Albert Garaw ng Society of St. Paul. At ako naman si Father Angelo Paolo Spera ng Society of St. Paul. Okay. Magkita-kita po tayo ulit dito po sa isang namang masayang Sambuhay Parish Bible Encounter mula po sa St. Paul's. Doing all for the gospel, sumayin niyo ang katotohanan. Thank you very much, Father Paul and Father Albert, at sa mga kasama natin dyan sa St. Joseph Parish sa Gagalangin, Tondo, Manila, lalo na kay Father Joey Tuazon. At next week, kagaya po ng napakinggan natin, tayo po ay dadako naman sa Archdiocesan Shrine ng Blessed Sacrament dyan po sa Santa Cruz, Manila. Malapit sa Escolta. Sa atin pong paglalagom ng ating talakayan tungkol sa Stations of the Cross, mayroon po mga ibang nagtatanong kung ilan ba daw talaga ang number ng stations, kung original ba talaga yung 14. Dati po, alam niyo iba-iba ang numero niyan. Nagsimula sa 7 hanggang sa naging 31. Mabuti na lang, hoy. Ngayon panahong ito ay 14. Imagine kung 31 station siya, hanggang oras pa kayo matatapos niyan sa parokya, no? Pero ang nagpako po sa number 14 bilang ng Stations of the Cross, walang iba kung hindi si Pope Clement the 12th. Dinikri po niya 'yan, no, na 14 stations. At si John Paul II, inadapt din po niya yung 14 Stations of the Cross, pero tinanggal po niya yung mga hindi biblical na pangyayari sa buhay ni Jesus at inayos niya, no? Yun nga pong pinakadulo ay resurrection, kasi doon ang talagang hantungan ng journey ni Jesus. Hindi naman sa pagdapa lamang o sa pagkapako o sa pagkapatay o sa pagkalibing, kung hindi sa muling pagkabuhay, no? At si Pope Benedict the 16th po ang nag-approve ng current Stations of the Cross. Yan. Nais ko rin pong pasalamatan ang aming parish priest sa Mary Magdalene, si Father Armand Banaog. Nakalimutan ko po, no? Bago po tayo magpaalam, pasalamat po tayo sa Panginoon sa ngalan ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat, O Diyos. Ingatan mo po ang bansang Pilipinas. Ilayo mo po kami sa lahat ng masama, ligtas mo kami sa lahat ng sunog at kawalan ng tubig. Bigyan mo po kami ng pagmamahalan at pag-uunawaan araw-araw ng aming buhay. Sa ngalan ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Next week po, muli namin kayo makakasama sa ating Sambuhay Interactive. Ito po muli si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. Kasama ko po si Father Paul's Prayer, Father Albert Garong at mga kasama pa sa remote. Doing all for the gospel, sumain niyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig.